Mga lahat mga kapatid mo, eh, meron silang inihahandang bad books. Okay. Ibig sabihin, matagal nang nandiyan ito. Matagal nang nakahanda. Bagamat, noong nakaraang linggo, ang ilan sa mga bagay na ito ay binanggit ko na. Ngayon ngayon po ay babanggitin po natin ulit. Kung inyo pong tanga ng inyong mga banal na kasulatan, nais ko po kayong dalhin sa aklat ng Roma. Romans chapter 6, 1 to 4, mga kapatid. Romans 6, 1 to 4. So ito naman po ay halos may kinalaman pa rin ano po, doon sa tema natin ngayong umaga. Ang tema po natin ngayong anniversary ay Sing to Me of Heaven. So ito rin po yung sermon na nabanggit ko rin nung nakaraang linggo. Meron akong tanong mga kapatid. Yung tanong ko last Sunday na who may live on God's holy hill? So sino nga ba ang maaaring manahan sa banal na bundok ng Panginoong Diyos. In Romans chapter 6, 1 to 4, sabi niya, what shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may abound? By no means we die to sin. How can we live it any longer? Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We were therefore buried with Him through baptism into death in order that just as Christ were raised from the dead, through the glory of the Father, we too may live a new life. Diba? So sabi niya, diba? Kasi nagtanong sa kanya yung mga grupo ng mga Hudyo. Ang sabi niya, adi sige, magkasala na lang tayo para lumawak ang biyaya. Yan yung tanong, ang sabi ng mga Hudyo sa kanya. Ngunit sabi ni Pablo sa Griyano, sabi niya, may gano ito. Hindi maaari, huwag na huwag. Ang sabi niya, ganun. Diba? So, baptism, mga kapatid, sounds like very powerful in a believer. Noong po bang nabautismuhan kayo, ano ang inyong unang naramdaman? Ano pong unang inyong naramdaman? Masaya po ba kayo? Sino ang masaya nung siya'y binautismuhan, mga kapatid? Sino yung malungkot nung siya'y binautismuhan dahil pinilit lang ng kanyang mga magulang, ng kanyang preacher, ng kanyang mga aral? Maaari, ang una niyong naramdaman, syempre, hindi lamig kayo kasi nga, nabasa kayo. Pero, masaya pa kayo pagkatapos na kayo'y maibakon sa tubig, mga kapatid. Naramdaman po ba ninyo na napakaluwag ng pakiramdam na sabi niyo sa sarili niyo, aba, ligtas na ako. Nung kayo po ba'y nabautismuhan, mga kapatid, isang tanong lang. Naramdaman niyo ba na kayo ay kabilang na sa mga anak ng Diyos? Sino ang naniniwala nung siya ay nabautismuhan, siya ay kabilang na sa pamilya ng Diyos? Kakunti lang. So marami pa po tayong dapat gawin, mga preacher. Siguro magturo pa tayo na magturo. Ano po, sapagkat ilan lamang ang naniniwala na sila ay nabautismuhan para sa kaliligtas ng kanilang kaluluwa. Ano po? But in humble submission, mga kapatid, we are humbly to submit and obey God's will. That's the will of God, to do good in our lives, that we should be what? We should be all baptized into Him. But not until, mga kapatid, let us remember that God gives grace to the humble. Bakit nga ba maraming tao kaya magpabautismo dahil nga meron pang natitirang ano po, pagmamalaki sa kanya ng mga sarili. Ngayon sabi ni Pedro, sabi niya, ang mga tao meron ang mapagpakumbabang puso ay pinagkakalooban ang biyaya ng Panginoong Diyos. At ang biyayang ito ay hindi lamang yung biyaya na tinatanggap natin ng piskal sa araw-araw, kundi yung spiritual na biyaya na dapat natin tinatanggap, kundi yung ating kaligtasan. So sa umagang ito, mga kapatid, may kinalaman doon sa ating tema, sino nga ba ang mga nanahan na sa bundok ng Diyos? Po. Noong unang panahon, mga kapatid, ang tawag nila doon sa Holy Hill na yan ay ang sanctuary ng Diyos. Sabi nga nila, that is the Shekinah of God. Where God dwells. No? Kaya yung mga tao, yung mga pumunta sa templo, talagang ramdam na ramdam nila na sila ay kapiling ng Diyos o kapiling nila ang Diyos. At ganoon talaga ang pagmamalaki ng mga Hudyo, no? Lalo na ng bayan ng Israel, no? Mga Hudyo na tinatawag natin. Dahil para sa kanila, kasama nila ang Panginoong Diyos. So, tanong ko po sa inyo, what is your desire for a lifetime? Or what is your deepest desire? Ano yung pinakamalalim ninyong ninanais sa buhay nito?
Mamaya po, pag-usapan natin yan. No? So, meron akong proposition. Apat na proposition, mga kapatid. Sino daw po ang maninahan sa bundok ng Diyos? Apat lamang. Sabi niya, those who walk blamelessly, those who speak truthfully, those who wrong nobody, and those who give graciously. So let us, na po, himay-himayin natin ang bawat isa. Follow me in Psalms chapter 15, mga kapatid. Psalms chapter 15, verse 1. Sabi niya doon, he whose walk is blameless and who does what is righteous. Blameless? Yan agad ang tanong, ano? Sino rito ang blameless? Mga kapatid, no? Sino rito ang walang kasalanan? Hindi ako nagtaas ng kamay, ano po? Sino rito ang walang bahid dungis sa kanyang sarili? Sino ang hindi nakapagsisinungaling? Sino ang hindi nakapag-uumit? Sino ang hindi umaabsent sa trabaho? Sino ang hindi pumapasok ng date sa trabaho? Sino ang hindi, ano yan? Nangloloko sa kanyang mga magulang? O sino ang hindi mga tao na nandamang sa kanyang kapwa? Ano po? Come on, mga kapatid. Pero, napakahirap, no? That means someone who is completely innocent of sin. Sabi niya, blameless is someone who is completely innocent of sin. So are we innocent of sin? Sino sa atin ang walang kasalanan? Ano po? So, sabi nila, ano po, sa Amerika, ang pinaka-nakakatakot daw na lugar ay yung Detroit, no? Michigan. No? That is 1,111 crimes over 100,000 of people. So, kung may 100,000 of people, meron siyang 1,111 na krimen sa araw-araw, mga kapatid. That is almost 10% or more or less. And then, sa Memphis, Tennessee, that is 1,006 over 100,000. So, talagang 10% din ang mga, that is the very dangerous city sa kanila. Sa Manila kaya, mga kapatid, gaano kaya ang porsyento ng, ano po? Gaano kaya kalaki ang porsyento ng kadelikado maglakad sa gabi, sa madaling araw? Sino dito ang mga call center agents? Ayan. So, kampante ba kayong maglakad mag-isa tuwing madaling araw? Sumakay ng sasakyan, ano po? Ng pampublikong sasakyan. O baka pagsakay ninyo, ano po, bago kayo sumakay, titingin muna kayo sa kaliwa, sa kanan, sino ba itong makakatabi ko? Baka may kahinahinala, di po ba? So, dito rin sa ating bansa, no? People across the country, mga kapatid, no? Wala na yata lugar na napayapa sa atin. No? People are very bad, sabi nga nila. Napakaraming paraan para manloko ng kapwa. Napakaraming paraan para manloko ang isang taong inosente. Kaya sabi nga natin, walang sino man ang walang kasalanan. There is no one righteous, not even one. There is no one who understands, no one who seeks God. All have turned away, they have together become what? Lawless, worthless. There is no one who does God good, not even one. Sabi nga ni Pablo, lahat ay nakakasala at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So no one is blameless. Walang sino man ang walang kasalanan. Do you remember Job, mga kapatid? Ano ang introduction ng aklat sa kanya? In the land of Uz, there was a man, his name was Job. Kanyang pangalan ay Job. At siya ay ano? Ano sabi ng Biblia? Siya ay wala kasalanan at mabuting tao. Because what? He feared God and shunned evil. So meron tayong keyword doon, dalawa mga kapatid. Ano yung mga keyword natin? Sabi niya, una, he feared God. Takot siya sa Diyos. Pangalawa, he shunned evil. So, sino rito ang takot sa Diyos? Yan. Sino rito ang umiiwas magkasala? Sino ang madalas magkasala? Ayon pa rin, ano po? But, mga kapatid, sabi nga, one righteousness or blameless life is in Christ Jesus. Sabi nga natin, no? God made him who had no sin become sin because of us, so that in him, we might become the righteousness of God. Sino yung pinamakit dito ni Pablo, mga kapatid? Sabi niya, because of him, or because of us, he became sin. Even though he is a righteous one, he became sin for us to have what? To have a righteousness with God. Magkaroon tayo ng magandang kaugnayan sa Diyos.
Sabi niya, ang ating Panginoong Jesucristo, siya mismo naging kasalanan para sa atin upang yung galit ng Diyos, yung buhot ng Diyos sa atin na makasalanan ay mawala na. Ano po? God traded His Son for us sinners. Pinagpalit ng Diyos yung kanyang anak para sa atin na makasalanan. So we got a good look. Sabi nga natin, ano, lahat ng mga minana natin na kabutihan ay nanggaling sa ating mga magulang, yung ating itsura, yung ating pangatawan. Galing yan sa ating mga magulang. But we have our salvation because of our Lord Jesus Christ. So what do you think, mga kapatid? No? Can we call ourselves blameless? Pwede ba natin tawagin ang ating mga sarili na walang kasalanan? Ano, sumasagot, alam ko. Pwede kayong sumagot, huwag kayong mahiya. Pwede niyo po ang tawagin ang inyong mga sarili na blameless, mga kapatid, sa harapan ng Panginoong Diyos. Sa pagkakataong ito, sa oras na ito, eh kung ganun, kung wala pong blameless sa harapan ng Panginoong Diyos, di walang pwedeng pumasok doon sa bundok ng Panginoon. Mga kapatid, binanggit ko na kanina, sabi ko nga po, sinong natatakot sa Diyos at sinong umiiwas sa kasalanan? Hindi naman niya sinabing makasalanan, hindi ko ba? Kundi, yung taong nagsusumikap na umiwas sa kasalanan. At kayo yon, tayo yon, tayong mga Kristiyano yun, mga kapatid. That's why, tayo ay pasok doon sa mga taong nararapat na makapasok doon sa bundok ng Panginoong Diyos. Sabi nga niya, no, ngayon, sabi nga ni Pa, nasumulat ng Hebreo, ngayon meron na tayong lakas ng loob. Para ano? Para lumapit doon sa pinakabanal na lupain ng Panginoong Diyos o sa pinakabanal na lugar ng Panginoong Diyos. Dahil saan? Dahil sa dugo na humugas sa atin. Sapagkat yung tabing na humaharang ay inalis na ng Panginoong Diyos. Kaya ngayon nga, mga kapatid, hindi ba, nandito tayo. No? Tayo, sino ba ang Hudyo dito? Sino sa inyo ang Hudyo? Wala, hindi ko ba? Alam niyo po ba noong unang panahon, nung may mga karapatan lang pumasok sa templo ng Diyos ay ang mga Hudyo lang. Pero ngayon tayong mga Hintil dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, nagkaroon tayo ng karapatan na manambahan sa ating Panginoong Diyos. At sabi niya, hindi naman tayo matawag na mga ano, na mga anak, kundi sabi niya nga sa Hebreo, tawag niya sa atin ay mga kaibigan. Mga kaibigan ng Diyos. Next, pangalawa mga kapatid, sabi niya, those who speak truthfully, who speaks the truth from his heart and has no slander on his tongue. So, sino nga po ba dito ang madalas naman nagsasabi ng totoo? Sino rin ka hindi marunong magsinungaling? Wala pa rin yan po. Bigo na naman ang Panginoong Diyos. So, sino po na, sabi nga po natin, no? Meron na po apat na high school students, no? Nag-cutting classes sila. Naikwento ko na ito nung Sunday. Nag-cutting classes ng apat na estudyante na ito. Tapos, nung pumasok sila kinabukasan, tinanong sila ng teacher, bakit kayo absent? O bakit kayo wala sa klase? Ang sabi daw ng mga bata ay, kasi po, na-flat yung gulong nung sasakyan. So yun ang sagot nila, na-flat po yung gulong nung sasakyan. Kaya hindi po kami nakarating. Okay, so simple lang. Dahil nag-quiz kami kahapon, ang mga sagot ng tama, o kung pare-pare mo kayo ng sagot, bibigyan mo kayo ng 100%. So yun, one seat apart. So pinaupo niya, one seat apart, mga kapatid. Tapos pinag-iwala lang niya yung mga bata. Binigyan niya ng tag-iisang quiz paper. O, isa lang ang tanong. No? Pag nasagot niyo ito ng tama, ay perfect kayo sa quiz. No? So, ano yung tanong mga kapatid? Sabi nga yun, alin sa mga gulong ang flat? Alin dun sa apat na gulong ang flat? So, apat sila, di ba? Sino kaya ang sumagot ng front wheel, no? Back wheel, right, left, no? So, mahirap mga kapatid, ano? Mahirap sa buhay natin na madalas na magsabi tayo ng katotohanan. Even us preachers, kung minsan mga kapatid, ano? Kapag nahuhuli tayo, halimbawa, nasa isang mainit na pakikipagbalitaktahan yung mga preachers, kung minsan, ano po, nagagamit natin yung mga bersikulo na hindi naman karapat dapat gamitin sa mga bagay na yun upang ipagtanggol lamang yung ating pananampalataya. Ano? Katulad na lang kayo ng umaga. Ano po? May isang pare, no? Nangangaral siya, sabi niya, mas magaling pa nga si, sabi niya, mas magaling pa nga sa inyo si Soriano, sapagkat alam niya gamitin yung kanyang
banal na kasulatan, ngunit alam niya gamitin sa kabaluhan. So, tapos tinanong niya, ano, sino nga ba sa inyo ang gumagamit ng wasto sa kanyang banal na kasulatan? Simple lang ang sagot ko. Ano? Ang sagot ko naman, kung wasto ang paggagamit ng mga taong yan sa kanilang banal na kasulatan, malamang wala sila dyan sa simbahan ko. Hindi ba? Malamang kasama natin sila ngayon. Kung wasto ng kanilang paggagamit sa kanilang banal na kasulatan. The heart of the matter, mga kapatid, sabi nga po, ano, ang pinakapuso ng ating pinag-uusapan, kailan nga ba tayo pwedeng magsabi ng katotohanan? Di po ba sabi ng Panginoong Diyos, no? Sabi mismo ng ating Panginoong Jesucristo, mula sa puso, kapag kung ano nilalaman ng ating puso, yun ang sinasabi ng ating bibig. Whatever comes from our hearts, comes out of our mouths. It flows out of our mouths. So kung ang isang tao, he is a slanderous person, he is a malicious person, magaling siya sa mga false rumors, magaling siya sa mga practical jokes, yun ang laman ng kanyang puso. At yun yung nag-overflow sa kanyang puso. Malamang, yun din yung pumapasok sa kanya. Sabi nga nila sa computer, no? Garbage in, garbage out. Diba? So kung puro basura yung pinapasok natin sa ating puso, ganun din ang lalabas sa ating bibig. Diba? We will become a worthless person. Pero ano sabi ng Panginoong Diyos? Sabi niya, you speak as you were speaking the word of God. Magsalita ka sa mga tao na para bang ikaw mismo, ang mismong salita ng Diyos ang sinasabi mo. Madalas bang ganun yung ating pananalita bilang mga Kristiyano, mga kapatid? Madalas bang season with salt yung ating pananalita? Nasabihin tayo ay magsasabi dun sa ating kapwa ay meron tayong magandang sasabihin. O baka naman madalas, ano, sa trabaho natin, sabi nga nila, kung wala kang mabuting sasabihin, huwag ka na lang magsalita. No? Imbis na nakatulong ka, nakapermisyo ka pa. Tayo bang mga Kristiyano, mga kapatid, doon sa siyudad, o doon sa society na ating kinagalawan, tayo ba yung sagot doon sa problema o tayo mismo yung karagdagan sa problema? Sa mga estudyante, sa mga nagkatrabaho, sa mga mismo nasa tahanan lang, no? Nagiging sagot ba tayo sa mga problema ng ating kapwa? O karagdagan tayo sa problema ng ating kapwa? Meron naman nagsabi sa inyo minsan, mga kapatid, habang naglalakad kayo, kasama yung kaibigan, no? Sabi niya, friend, kaibigan, no? Sa tuwing kasama kita, mas nagiging makasalanan ako. Sa takbo ng pamumuhay mo, nagmumuka akong katawa-tawa. O baka naman, ano po, nakakatawa ang buhay mo. Napakasarap gayahin dahil ikaw ay isang tao, napakabuting halimbawa sa kaharian. Sana ganun ang sinasabi ng mga tao sa atin. Those whose heart and speech have been changed by Christ. I know, sabi nga po natin, ano, Christian life is a developing process. Lagi ang tinatanong sa akin ng mga estudyante ko sa Manila School of Evangelism. Pare-pareho na kami preachers, ano po. Ang mga estudyante ko ngayon matatanda na, tinanong minsan sa akin, ano, last Tuesday lang, ano, tinanong sa akin ng mga estudyante ko, sir, ano nga ba ang problema? Kasi ang problema namin, evangelism, sa pinag-uusapan namin, ano nga ba pinaka-effective na evangelism? Yan ang tanong sa akin ng mga estudyante ko. Sabi ko, yung door knocking, maliit na lang yung porsyento niya, ano. Siguro pinakamaganda, sabi ko nga sa kanila, ay pakita mo kung paano ka talaga namumuhay, makipagkaibigan ka, hindi mo isi-seclude yung sarili mo sa siyudad na yung ginagalawan. Hindi lang ikaw yung tama, kundi ipakita mo sa kanila kung paano mamuhay ng tama. So, may nagtanong sa akin, sabi niya, bakit kaya yung mga tao ayaw magpabautismo? Tapos na, di ba? Lahat ng mga lessons, dinaanan nyo na. Tapos natanong na isang estudyante ko, bakit kaya, sir, ano, sa tagal-tagal ng pagiging preacher ko, sabi niya, halos magkasabay kami, magte-10 years na kami sa ministry, yun din ang tanong niya ulit nung nakaraan, sabi niya, bakit kaya yung mga taong ito, sa dinami namin na tinuturuan natin, pagdating sa bautismo, ayaw nilang lapitan nyo, o ayaw nilang gawin yung bagay na iyon? Simple lang ang sagot. Ano ba yung sinabi mo, sabi ko sa kanila? Ano ba sinabi mo sa kanila? Sabi ko kasi, kapag binautismuhan ka na, sabi niya, sabi niya sa dyan, kapag binautismuhan ka na, malinis ka na, wala ka ng kasalanan. Alam mo ba kung anong pinatatakot ng taong yan kung bakit ayaw niya magpabautismo?
kasi ayaw niya nang magkasalan. Sinabi mo kasi sa kanya na wala na siyang kasalanan. So, ano bang gagawin mo? Paulit-ulit ba yung pagbabautismo para mawala ang kasalanan? Dapat ipinaliwanag mo sa kanya na pagkatapos ng bautismo, hindi agad-agad yung proseso na talagang mabuti ka ng tao. Sino nga ba rito mga kapatid? No? Yung ipinanganak, halimbawa sa mga nanay, sinong nanganak dito na paglabas ng kanilang anak, tumalon, tumakbo, nagsisigaw, mami, daddy, no? Ay, tiyanak po yan. Ano po, hindi yan. Hindi yung isang, hindi yung sanggol, no po. Kung nakakita kayo ng isang sanggol na ipinanganak mula sa sinapupunan ng kanyang nanay, ano po, tapos sumigaw siya ng mami, daddy, tapos nagtatakbo, ano po, pagtaan na kayo, ano po, kung ano yung inyong iniluwal na sanggol. Katulad din po ng Christianismo, mga kapatid. This is a process of development. Marami sa atin ang natatakot na magkasala, ang natatakot na madapa sa harapan ng Panginoong Diyos. Pero sabi nga nila, katulad ng madalas kong pinakikinggang awit, sabi niya, as far as the east from the west, ganun daw po ang pag-ibig ng Panginoong Diyos sa atin. Sabi ni Haring David, nasusukat ba ang east from the west? East to west, mga kapatid. Can you measure how far is the east from the west? Hirap, hindi po ba? Ganun din po ang pagpapatawad ng Panginoong Diyos. Kaya ang sabi niya, no? What sin? Anong kasalanan? Tayo kasi mga tao, alam niyo po anong problema sa atin. Kapag humingi tayo ng kapatawaran sa isang tao, nakakalimutan niyo na po ba yung kasalanan na ginawa ninyo o natin? Di po ba kundi inuulit-ulit natin, o huwag muna uling gagawin yan, ha? Pero alam niyo po ba sa harapan ng Panginoon Diyos, sa tuwing tayo ay hinihingi ng kapahamanin sa ating mga ginagawang kasalanan? Ang lagi niyang sinasabi sa atin, huwag mo nang uulitin yun, no? O huwag na natin uulitin yun, kundi nakakalimutan niya. Sabi niya, I forget. Kaya lagi niyang tanong sa atin, what sin? Ano bang kasalanan niya? Sana tayo rin, ano? Kaya nating patawarin yung ating mga sarili. Pangatlo mga kapatid, ano? Those who wrong nobody. Are we a good neighbor? Are we Christians a good neighbor? Sabi niya, who does his neighbors no wrong and cast no slur on his fellow men? Yan. Sino po rito ang madalas na laman ng umpukan, mga kapatid? Sino sa inyo ang madalas na kasama sa umpukan? Yan. Ano pong napag-uusapan sa isang umpukan, mga kapatid? O sa isang grupo ng mga tao? Problema po bang personal ng mga tao nasa paligid na yun? O problema ng ibang tao ang kanilang pinag-uusapan? Ay, sa school, madalas yan, no? Sa amin, sa Nagre Elementary, madalas yan, no? Kaya lang, kung sa pagkatapos ng umpukan nila, oh, huwag nila lang sasabihin kayo ganito, ha? Sana hindi nila makarating sa kanya. Kaya mga kapatid, kapag may umpukan, hindi na ako lumalabas ng classroom. Maliban doon talagang meeting yan. Lalabas lang ako kapag meeting talaga yan o kailangan ako. Pero kapag ka mga ganyan mga problema, ay hindi na po ako nakikialam. Madalas sabi nga nila, itong taon na ito, nakakatawa naman kasi mapayapa naman. Presidente na ako for 6, ilang buwan na ba? 9 months, ay hindi. 7 months na po akong presidente ng Teachers Club. Pero wala pa naman po akong inayos na problema na nagpakbakan yung dalawang teacher. Na mga nakaraan taon kasi may mga ganun. Ano? Na bigla ka na lang makakarinig ng may naman nagmumura sa classroom, nagmumurahan, nagsisigawan, ano? Tapos may biglang iiyak. No? Kala mo mga bata, ano po? Pero pag isilip mo, teacher po yun, mga kapatid, ano? Kaya, P, alit ka talaga, sabi niya ngayon. No? Sabi ng mga kan, sabi ng isang teacher, ayan, hindi na ako effective sa mga student ko kasi minura mo ako, kaya mumurahin kita. So yun yung mga nangyayari, ano po mga kapatid, sa loob ng umpukan, kaya nakakasira talaga ng moral ng isang tao. Po. Pero ngayon, no, ang lagi kong sinasabi sa kanila, sa mga po teacher ko, mula nung naging presidente ako, sabi ko sa kanya, kapag may problema at kaya niyo namang ayusin, huwag niyo na po akong tawagin. Kasi yung mga kadalasan naman na problema natin ay nangyayari yan dahil sa pagkalat ng mga maling balita.
Yung mga palitan ganyan, huwag nila pong pansinin. Sabi nga nila, maging sagot tayo sa problema. Huwag tayong maging problema ng karamihan. Hindi maging sagot tayo ng problema. At sana tayong mga Kristiyano na ganoon din po, mga kapatid. Na yung ating kapwa, yung ating nasa paligid, nakikita yung ating mga ginagawa. Sabi nga, anyone who knows good and does not do it, he sins. Sino man daw po na alam ang kabutihan, ngunit hindi niya ginagawa, nagkakasala siya. So, sa atin, mga kapatid, kapag may mga nakikita tayong ganyan, po, huwag natin hayaan na kumalat ang isang maling balita. Hindi tayo mismo, no, kung kaya natin o kung mga kaibigan natin itong mga taong ito, ay pagsabihan natin na nakakasira ng moral yung pagkakalat ng maling balita. At sana hindi rin tayo mga Kristiyano pinagmumulan ng mga maling balita patungkol sa ating kapwa. Kundi tayo mismo ang nagsasabi ng katotohanan. Pang-apat po at panghuli, mga kapatid. Those who give graciously. Okay. So, December, mga kapatid. Sino na po ang nakatanggap ng 13th month pay? Ayan. 1, 2, 3. Sino na po ang ubus na yung 13th month pay? Pala dapat ang tanong ko. Ayan, ang dami bigla. No? Ubus na pala. So, sino po mga nakatanggap ng bonuses? Ayan. So, napakarami na sa atin. Mga kapatid, saan napunta yung ating bonuses? Nga po, isipin natin mabuti. Saan na ba napunta ito? No? Meron ba tayo na ibigay sa ating kapa? O nakapagpa... Sino na po nakapagpariban? Nakapagpa-manicure, pedicure? Nakapagpa-belo na dahil sa kanyang 13-month pay? No? Sino naman po nakapag-share sa kanyang kapa mula doon sa kanyang 13-month pay? Ayun si Jeyo, parang may reklamo. No? Okay lang yan, kapatid. Ano? Kapag na, pagka binibigay mo raw, mas dumadami yan. Ano? Nakakatawa. Kapag ka nagbibigay ka, mga kapatid, nakakatawa. Sabi nga nila, ang pagbibigay ay isang bagay na nilalaki pa ng pag-ibig. Kapag wala kang pag-ibig, hindi mo kaya ibigay ang mga bagay na nagmumula sa inyo. O sa atin. Ano? Katulad din sa ating pagkatrabaho sa harapan ng Panginoong Diyos, laging may kalakip ng pag-ibig yan. Ang bawat sakripisyo na ating ginagawa bilang mga Kristiyano, dapat may kalakip na pag-ibig. Lahat ng inaabot natin dyan sa collection plate, mga kapatid, hindi lamang dahil obligasyon natin na magbigay, kundi yung ating pagbibigay ay lakipan natin ng pagmamahal. 1 Timothy chapter 6, 17 to 19, sabi niya, command those who are rich in this present world that not to be arrogant, not to be putting their hope in their wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our what? For our enjoyment. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share in this way. They will lay up treasures for themselves in heaven, their foundation for the coming age, so that they take hold of the life that is truly life. Now, question mga kapatid, did you live a true life? Sino na ang namuhay dito to the fullest of his life? Sino na talaga yung, halimbawa, dumating ang isang araw, talagang ay pamuhay mo siya ng buong-buo, na hindi ka naging idol doon sa buhay na yun, o sa araw na yun, na masasabi mo pagkatapos ng araw na nagawa ko, ang dapat kong gawin. Ang nakakatawa dito, ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni Pablo, ano, na kasama kalakip ng pagwika ng ating Panginoon. Sabi niya, ang Panginoong Diyos na po ay nagbibigay ng ano po? Ng lahat ng mga bagay para saan? Para sa ikaliligaya natin. Yan po. For our enjoyment. Hindi pala ang buhay ng Kristiyano ay yung may mga malungkot na mukha. Sabi nila, ang mga banal na tao daw yung mga tao may mga mahabang muso. Niniwala po ba kayo doon? No, kapag daw ang isang tao ay seryoso, banal daw po yan. Pero hindi po, mga kapatid. Sabi nga nila ng ating Panginoon sa Matthew chapter 5, blessed. Ano po? Alam niyo po ba sa Griego, ang sabi niya, makarios. Alam niyo po ba kung ano ibig sabihin ng makarios? Happy. Happy is the man. So ang isang tunay na Kristiyano, maligaya siya sa buhay na meron siya. Po, masaya siya sa kung ano man ang dumarating sa kanya. So, who may live in God's holy hill? So, apat lang. Ano po? Una, those who are blameless. Pangalawa, ano po? Ano yung pangalawa? Those who speak truthfully. Ayan, no? Pangatlo, sino mang hindi
Ano, chinichismis yung kanyang kapwa. Gumagawa ng kamalian yun sa kanyang kapwa. Pangapat, those who give graciously. But remember this thing, mga kapatid, ano? You cannot give what you don't have. Hindi mo pwedeng ibigay ang anumang bagay na wala tayo. Kaya sa mga kababaihan, no, huwag kayong maniniwala, lalo na sa mga kadalagahan, huwag kayong maniniwala na kapag sinabi ng isang lalaki, ibibigay ko sa iyo ang buhay ko. Huwag po kayong maniniwala dun, no? Sapagkat ang buhay natin ay hindi sa atin, ipinahiram lang yan ng Panginoong Diyos. Ano mang bagay na hindi sa atin, hindi natin ibigay, pwedeng ibigay sa ating kapwa. Siguro, ang pinakatamang paraan nun ay gugugulin ko ang buong buhay ko at nakapiling ka. Yan dapat yun. At yun din ang sabihin natin sa ating Panginoong Diyos. Gugugulin ko ang buong buhay ko, nakapiling ang aking Panginoon. Na mananatili akong mananahan sa bundok ng Panginoon hanggang ako ay nabubuhay sa mundong ito. So mga kapatid, let us, sabi nga niya, sing to me of heaven. So as we go on in this life, mga kapatid, as we walk out this door na po, sana yun ang lagi natin inaawit sa ating mga sarili. That we are a nation of what? Of people who are coming to heaven or going to heaven na po. Na ang bawat isa sa atin ay citizens of heaven. So mga kapatid, hanggang dito po, ito pa wala pa si Brother Junie at magandang umaga sa inyong lahat.